Ito na ang inaabangan ng Marites ng Bayan. Hello. RRM. Ayan. Thank you so much, guys, for making time kahit sobrang traffic. We have live from EDSA joining us, si Paring Mark Gamboa. Ano po ang balita dyan sa EDSA ngayon? Ano po yung traffic ngayon, Sir Mark? Ayun, siya. Ayan na. Siyempre, traffic as usual. Walang galawan. Oh my God. Kaya horror. O, nakadagdag ko yung ano, lahat heartbroken habang nasa sasakyan. Kaya sobrang traffic. Apektado lahat. Akala ko pa naman, Mark, ginagaya mo si ano, yung video na dinuwel ko ni ni Maharlika from parking lot. Joining live from parking lot, si Maharlika ng bayan. Sir Ronald, kamusta kayo dyan? Live si Ronald. Okay pa naman, alive pa naman. Sir Ronald, kamusta ka na? Live! Alive na alive! Ayan, alive na alive. Let's get the ball rolling. Okay, bago tayo pumunta sa... Maraming gusto magpa-EJK sa akin. Ako, Sir Ronald. Mamaya na tayo mag-topic siya. Papunta na tayo dyan. Pero bago tayo pumunta sa green topics, let's go to an even more green topic. Sir Mark, ikaw po, live ka on the ground. Ano po yung update dyan sa Kathneel? Ano po ang nangyari dyan, Sir? Kathneel! Yan. What's going on? Ano yung pronunciation mo, Richard? Kathneel. Niel. Ayan na naman ako. Tito Boy. Niel, oo. Tito Boy Soto. Baka madas tayo. Ayun. Ayan na naman. Oh. Ayun, sobrang shock pa yung lahat dahil... for how many days, parang people were in denial eh, na mag-iwalay. Nagsimula rin kay paring Ogie, yung kanyang report, di ba? Na baka daw nag-iwalay na. Oh. Oo, sa vlog niya. Tapos, kinumpirma na nga kahapon na talagang hiwalay na. Pero, hindi yun natatapos kasi ang daming lumalabas ng mga storya kung gaano na sila katagal hiwalay, kung sino yung mga possible third party. So, ang dami pang mga lumalabas ngayon na mga balita. At syempre, yung mga Kathneel fans, galit na galit, naghahanap ng pwedeng sisihin tungkol dito. Atay. So, para na, Mark, para lang kwan, parang Uniteam. Marami pa nagsasabi, hindi pa raw nabibiyak ang Uniteam. Kahit kaya, di ba? Katibayan. Di ba, Sir Ronald, Sir Mark, di ba yung mga memes kaya, ang dami memes, yung 11 years, yung Kathneel, tapos 11 days lang naubos ng confidence. Yo, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Pero yung favorite meme ko. Yung lang. Oo. Yung isa pang meme, di ba? Kasi nag-break na yung Sadin. Di ba? Nag-break na yung Kathneel. Yung Uniteam na lang daw ang ano. Ang hindi pa nag-break pero malapit na. Ang hindi pa naghihiwalay. Oo. Ito kasi si Richard, iniintriga yung Uniteam eh. Nabiyak na eh. Feeling ko yung Uniteam. Richard ang nag-iintriga niya. Ay nako. Bago tayo pumunta sa chismis. So Mark, now of course, you know, I mean this is a sad story every time we hear about breakups and all. Pero ano yung mga themes? Like, what are the different versions of this story? Kung if you can like summarize it, ano yung mga competing schools of thought? Ang daming mga iba't ibang theories, mga walang confirm ba, pero ang pinakamalaking pangalan na involved dito as outside of Kathneel is Andrea Brillantes, si Bly. Okay? Isa sa mga young brightest stars ng ABS-CBN. Kaso siya yung tinuturo na isa daw posibleng dahilan kung bakit daw tuluyan ng nag-break. O, kasi ang lumalabas sa storya, itong si Andrea, bata pa lang. Magkasama sila sa show ni Daniel. Bata pa lang, may crush na dito kay Daniel. O tapos siguro nakakita ng chance. O yun, umatake. Tapos, yun na yung lumalabas na mga issue nga. Na meron pang pictures na nasa Spain. Meron pang mga, ang daming mga iba't ibang mga chismis. Tapos, ang nangyari the past days, nag-unfollow lahat ng mga kaibigan ni Katrin dito kay Andrea Brillantes. Oh, so may marching order na. Hindi marching order kasi. Eh. Parang... Bakit sa atin walang lumulusok? Ha? Bakit sa atin wala? Kay Christian meron. Sa akin wala eh. Wala lumulusok. Kaya malungkot ako eh. Sir Ronald, mamaya tayo pupunta sa'yo, Sir Ronald. Alam ko mas mahalaga pick-up life mo. Pero na-intriga ako. So, one story is nililink dito sa
isa pang rising kay Andrea. Star. Okay, is there another story na, well, 11 years, ang tagal na nila, maybe they're trying to find themselves, they have, you know, developed new preferences, worldview. Di ba yung theory kila Will Smith, di ba, na matagal pala sila na hiwalay ng asawa niya, so yung mga conspiracy theories about open relationships and all, wala sigurong base yan. Di ba, I mean, kila Will Smith, di ba, parang ganun din na matagal palang hiwalay, they just didn't announce it. So, you know, people grow, you know, grow up and grow out of each other, di ba? May nagka common consensus ngayon eh. Oh. Kasi may nangyari kagabi ni Chard, tsaka merong nangyari kagabi na nag-live yung aking kaibigan na si Zian Gaza. Yun, yung beshi natin, si Zian. Oh. Yes. Nasa abroad. Si Pambansang Marites daw siya. Nag-live siya kagabi na merong mga bagong info. So, ito ay according to him. So, hindi din to verified. Pero ang sinasabi niya, 4 months nang hiwala yung Katniel daw, mga ganun na. Tapos, ever since daw, talagang ang daming babae nitong si Daniel. Oh, ilang beses na nahuli, ilang beses na pinatawag, napuno na lang. So, yun yung story according to Zia naman. O, yung daw kay Andrea, nangyari daw, hiwalay na sila. Right. So, posible daw hindi si Andrea yung dahilan. Meron pang girl before, pero parang ang consensus ngayon is babaero itong si DJ. Parang ganun yung lumalabas na consensus ngayon among fans. Ayoko maging judgmental, ayoko mag-prejudge, pero nahahanay na siya doon sa mga Paulo Contis, sa mga Gerald Anderson, mga ganun na doon na siya nasasama na grupo. Kasama na sa mga silang club. Oo, oh, may club na. Yung club may bagong membro. Dati kasi si Daniel nandun sa loyal na club. Nako, delikado yung grupo na yan. Well, I mean, of course, for legal exposure purposes, these are just allegations. None of them are allegations, right? Rumors. Rumors lang. Yung galing kay Zian Gaza naman. Ako kasi bro, ganito bro, ako naman, hindi ko ma-control ang sarili ko. Dahil, not because yun na nakikintriga ako, dahil lahat ng kilalo ko kay si Senator De Lima, meron siyang post dyan na yung election last year na meron poster si Senator De Lima na palaban, meron si Daniel, and then meron si Kathleen, whatever, and then parang best wishes na siya. Tapos yung katrabaho din natin dyan, si Gretchen, no, nakikihugot na rin. So, sabi ko, sige, patuloy. Lahat affected. National importance. Oh. Parang pwede rin ba tayo? Nasaan sila? Mac, pwede rin ba tayong humugot? Pwede din. Relax lang. Maaga pang Friday natin. Mamayang 11 p.m. pa tayo maghugot. Delikado tayo. Kagabi pa ako yung tanungkot talaga humuhugot dito. Pero hindi, it's a national issue talaga. Lahat may reaction, lahat may mga nasasabi, may emotional response dito sa pangyayari. Kasi 11 years ang tagal na kasama eh. Marami, kumbaga lumaki, nandiyan yung Katniel, nanood ng movies nila, ng teleserya nila. So, parang part of the family yung naghiwalay. And hindi mo talaga inaasahan na sila yung magbe-break eh. Kaya malungkot talaga lahat kagabi. At ngayong araw, meron ngang meme eh. Paano ipapaliwanag ni Heydarian, no? Sa geopolitics, siyang paghihiwalay. Yan. Ang ganun pa meme, no? Gagawa talaga tayo yung meme. Ang dami ko nakita mga memes about this. No, but the other thing is, Mark, because mas marami kang alam sa akin sa issue na ito, eh ko kay Ronald, marami din alam yan. Marites din yan. But, Mark, I mean, is this also the end of the era of, love team, ganun? Kasi na-interview ko si OG. Few months ago, last year ba yan, or about this love team. Di ba kasi si Lisa Cerberano, yun yung issue niya, di ba? Na parating love team, ganun, very cliche na daw, time to move on, become more mature. Kaya dami nagalit sa kanya, di ba? Is this also more or less the end of an era? So tingin mo bilang isang showbiz analyst, live from EDSA? It's the end of their era. Yung era nila, sabay-sabay yan eh. James Nadine, di ba, Lisken, and Katniel na lang yung talagang going strong dapat. So, end na nung era na yon. Pero kung maapektuhan ba yung love affair natin sa mga love teams, malabo. It's here to stay. Kumbaga, when a love team breaks up, a new one appears,
Filipinos will always look for love teams to ship, to support. So, nawala yung Katiel, meron dyan yung Don Bell, meron dyan yung mga sa Channel 7, meron din. So, marami't maraming papalit. And yun nga, yung Filipino phenomenon ng mga pagpapares ng love team is here to stay. Okay? O kahit may mga nag hindi masaya tungkol dito, it's something na ano eh, part na ng kultura, part na ng, it's something that Filipinos enjoy. So mukhang mala, and it's big business. Walang incentive yung GMA and yung ABS-CBN. That's the it sells thing the na about sa Katniel eh. The business side. Katniel, kasi, kaya ang tagal ding nag-announce kasi ang daming maapektuhan sa mga endorsements. Yung mga investment nilang dalawa na millions of pesos na mga investments kailangan ayusin ng abogado. So umabot sa ganung point eh, na kailangan hatiin ng maayos yung mga properties, yung mga ang laking pera eh. Ang laking pera. And of course, ito na lang ha. Yung Shawarma Shack, endorsers silang dalawa. Ngayon nag-post lang yung Shawarma Shack, si Catherine na lang. So kahit wow! Sa mga ano na? Tataya na tayo. Team Kathleen na tayo? Team Kathleen ba? Ikaw, Mark, kahit sa mga endorsers si Nati. Ikaw, Paolo Contis team ka yata eh. Yun din, hindi mawala yung club na yan. Yung mga Paolo, Gerald Anderson club. Tayo, kailangan na taga-defend yung mga bros eh. So ako na lang yung taga-defend nila. Ay, Andrew Tate, ikaw yung maging Andrew Tate ng Pilipinas. Mark, may tanong ako sa'yo, Mark. Pwede magtanong, Mark. Yes. Paano maganda yan lahat ng nire-report mo, ina-update mo, minamarites mo. Pero isa lang naman ang aking tanong eh. Yung love life nung Richard Haydarian. Kamusta naman? Yan ang kailangan ano. Ha? Yan ang kailangan malaman natin. Yun, eh. yun ang big reveal. Pwede mo ba kayo magkalala? Meron ako mga exclusive Petito Boy and OGD. Kamusta ba yung love life nung Richard Haydarian? No? O, kamusta nga daw ba? Ewan ko ba, ano, meron akong exclusive na sineset up with Tito Boy, mga ano yung fast talk. Yan. Lights on, lights off. Yan. Carnivorous or vegan. Yung yan. Ako kasi ang love life ko, kung ano eh, Coke Zero eh. Oh, masabi sa amin, ano, mag-reveal na si Richard do, para ayan. Kasi yung mga Pilipino nawawala ng pag-asa sa love. Diba? Para ayan. Magkaroon naman sila lang, no, ng hope and optimism Guys, di ba ako ready? Si Richard kasi romantic pa yan eh. No? Ako kasi Lord Byron yung sa likod ko. Speaks for itself. Diba? Tingnan mo na lang yung jacket, Mark. Wala kayong laban sa jacket. Ayan, mo. may parinig na naman, Mark. Mark, gawa na tayong merchandise natin. Dami na yung reklamo sa atin. Mahal natin si paring Ronald. Pero ito, bago natin yan itong episode na to kasi itong si Models of Manila, Mark Gamboa, joining us from the ground. Issues, yan, SpaceX, internet. Hindi, tayo, aldop tayo, di ba, Mark? Aldop yung ano sa atin, di ba, yung mga matatandang millennial katulad natin. Tayong aldop generation. Ikaw, Sir Ronald, ano yung Katniel aldop version niyo nung panahon niyo? Nung panahon namin? No? Priscilla, sino ba? Si Juan, no? Sharon, Shawi? Marilyn Monroe at saka Janet Kennedy at saka Marilyn Monroe. Yun ang aming... Parang Indiana lang din tawag dyan. Scandal ang tawag dyan. Ano pala namin, no? Scandal ako sa iyo, Sharon. Ha? Talagang Marilyn Monroe. Tinanong mo. Yung panahon namin, tanda. Marilyn Monroe at saka Janet Kennedy. Yung hindi ganun ka-skandalosa, yung love team na legit, hindi yung ano, yung hindi yung tumatagilid, yung legit. Ano bang meron nung time niyo? Richard Gomez, si di ba? At saka si Sharon. Sharon, Richard Gomez pa yan, yung love team nung time na yan, di ba? Hindi ba ganun yung 80s? Sharon Gabi. Gwaping Spanish si Sir Gabi. Kasama ko sila kapon doon sa Asian Persuasion. Hindi, nung panahon namin, Vilma Santos tsaka Tirso Cruz, the third. Ah. Yun. Okay din yun. Nora Honor.
Nora Honor. Nora Honor. Kaso DDS si Nora Honor, di ba? DDS siya. Na-cancel na yata. Edgar Mortiz and Vilma Santos. Yun. Chelsea Cruz III and Nora Honor. Yeah, asa yeah, ako? Justin Bieber. Bieber. Yeah. Yung kanyang, di ba may sex tapes yun? Patay-tay. Justin Bieber. Pero ang scandal. Ang sinasabi ko, love me. Ang scandal. Sino mas gusto ng tao yung scandal eh? O naman. Naman hugot. Sir Ronald, pwede naman hugot na family friendly. Si Sir Ronald, puro mga skandalosa, adultery case, mga patagilid. Sino gusto ng tao, di ba, Mark? Ayan. Scandal, di ba? Viva Max! Viva Max! Viva Max! Ronald, Viva Max, may pag-asa ka pa daw, sabi ni OG Diaz. Pwede pa daw Viva Max. Age friend. Pwede Viva Max. Hindi na kayo sa love team, is puro Viva Max na lang. Makano daw bayad? Kausap ko si Jano Gibbs ng isang araw, mukhang okay pa yung negosyo sa Viva Max. Eh. My future ito. Malaki, malaki. Oo, malaki ang future sa Viva Max. Oh my God. Lalo single-handedly carrying the movie industry ng Pilipinas. Pataas na mga paano. Okay. Bago tayo malaglag na naman ni Sir Ronald, delikado naman tayo dyan. Alam mo, Mark, yung mami ko favorite kanya. Kasi ikaw daw ang pinakamabait kong co-host. Pero pag si Sir Ronald dyan, parating siyang kabado. Pero mahal niya kayong pareho. So mamaya tanong ko yung opinion. Sabi nga nung kanta, sabi nung kanta nung panahon namin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Ayan! Rock, house, no, Ronaldo! Ano yun, Mark? Gusto kong kumain, pero di ko magawa. Hanapin mo nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Hanap ka ng pangit. Ano yung handa ni Andrew Imayan? Humanap ka ng pangit. Pwede rin, pwede rin. Yung pangit pa yung nangangaliwa eh. Meron din, hari na sablay. No? Yun. Gawa pero gusto yata ni Mark yung ano eh. Isang linggong pag-ibig. Isang linggo. At saka bikini itim. One night stand. One night stand. Bikini itim. Yung may kay Imel Papin, di ba? Oo. Oo. Nandun ko sa skandal mo eh. Isang gata eh. Oo. Oh. Yung realista. Oo. Oh. Oh, showing din sa cinema si yun. Yung buhay ni Imelda Papin. Parang PG-18 na tong episode natin bigla. Papalitan ko na yung rating kasi baka yung podcast. Kasi mula sa Katiel. Hindi pa naman tayo pupunta kay George Estregan eh. Ayan, ayan na naman tayo. Mga inside story na yatin sa Ronald. Anong tawag doon, Mark? Mga singit? Alam mo, Ronald, si Ronald, talagang kay, alam mo, perfect sa'yo kasama si Lord De Vera. Di ba ang mga pinapost niya parating mga... Barkada ko yun. Yung mga kubaw, yung mga... Ano yung mga magagandang title ng mga Viva Max movie type? Di ba yung mga ganon? Yung favorite ni Lord De Vera? Yung mga sa dulo ng... Yung mga retro movies. Ano yung mga titles nun? Yung mga, ko yun eh. Umaga na lang hinugot. Parang illegal yun. Umaga. Yun yung mga title nun eh. Marami. Ikaw, Mark Gambo, ano ba ang favorite title mo sa mga ganyan, mga questionable movies na ganyan? Ano pinakaupa? Ano sa'yo? Nung bata ako, yung ano, yung patikim ng pinya. Yun yung mga patikim ng pinya. Mamalitin ako eh. Yun yung mga classic na title eh. Yun ang mga di ko makalimutan. Richard, hindi naman tayo under ng MTRCB, di ba? Malapit na. Malapit hindi na tayo kapag hindi tayo MTRC. Si Sir Ronald ang ilaglag ko kung sakali. This program does not reflect the views of one of the hosts. Not me, but it's Ronald. Mark, laglag natin. Baka matanggapin din sa mga franchise. Ano, no? Baka matanggapin din sa mga franchise. Ayan. Ayan na tayo. Ito na. Sir, na yung wag po eh. Alam mo ba, Mark? Nasa na yung wag po. Nung pinalabas namin yung clip nung kwan, Mang Kanor, kailangan pala humingi kami ng permiso sa MTRCB. Ayun, nasara tuloy yung wag po. Lagi pa naman namin guest si Richard doon.
Oh, minute. Pero sir, ano ha, Ronald, quiet lang ha, sa atin dalawa lang at saka yung mga libo-libong nanonood sa atin. Nagluluto ako ng bagong program natin dalawa, okay? Mamaya, kaya ano, wag mong ano, si Ryan, may mga karte ako dyan. Anyway, baka kasi mawala si itong on the ground reporter natin dyan from EDSA. Okay, let's go to our next episode. Pag-usapan naman natin SMNI, yung pinaka next level media network na ating bayan at saka of course, yung favorite personality ni Mark Gamboa, Harry Roque, otherwise known as ex-human rights lawyer. Alright, pag-usapan natin yan shortly. Maraming salamat guys. I enjoyed that. Medyo delikado lang yung mga ang sinasabi ni Sir Ronald, pero pwede na, PG. Parental guidance ng 21.